Ko naman sa'yo, huwag mo nang ulitin yun eh. Momay, thank you. Tinulungan mo ko ah. Basta, huwag mo nang ulitin yun. Oo, natakot kasi ako dun eh. Ginawa ko lang naman yun para kay nanay. Pero Andrew, may mas tama pang dapat gawain dun. Tama ka, Momay. Sorry ah. Spread na ba ulit tayo? O sige. Ganda na lang. Andrew! Oh, nangyari siya, pare? Yung bata, Andulas! Kalagan mo ako rito para maabol ko. Pari, wala na yung bata. Malayo na yun. Tandang-tanda ako mukha ng bata na yun. Hindi niya ako maiisahan. Mukhang kasama sa operation yung bata na yun, ah. Saka mukhang alam niya kung saan kinukuha yung mga double dead na karne. Gusto mo? Ay, pinulot niyo po ko. Akala ko kung sino na. Ano akala mo? Police? Andun lang ako sa kabilang kanto, Andrew. Nakita kong nire-raid ng mga police yung meat shop. At nakita rin kitang galing doon. Anong ginagawa mo doon? Anong aya eh? Halika, huwag tayo sa bahay. Huwag tayo sa bahay. Halika! Tay! Bakit ka nagtitinda ng double dead na karne? Hindi mo ba alam na bawal yon? Ha? Pag nakain yun ng tao, pwedeng magkasakit. Pwede rin silang mamatay. Hindi ko po alam na ganun po yung... karne nila. Anong hindi? Ha? Hindi ka ba nagdududa kung bakit mura yung binibenta nilang karne? Ha? Kung legal yung ginagawa nila, sana sa palengke nilang sila nagtitinda. Hindi mo ba naisip yun, Andrew? Andrew, sabi ko naman sa'yo eh. Dapat kasi nakinig ka sa'kin. Paano ka napunta doon? Sugod ka, Andrew. Sino nagbigay sa'yo ng trabaho yun at malilindigan sa'kin? Hindi ko po pwede sabihin. Anong hindi pwede? Anong hindi pwede sinasabi mo, ha? Sinong gago pinoprotektahan mo? Ha? Ano? Hindi mo sasabihin? Ha? Andrew, sabihin mo na kasi. Sabihin mo na lang na tinulungan mo ang nanay mo sa pagtatrabaho. Sino ang pinaprotektahan mo? Ha? Hindi ko sasabihin? Ha? Tama ka! Bakit ba? Ako ang pinaprotektahan niya. Huwag mo siya sasaktan! Ako ang nagbigay sa kanya ng trabaho. Andrew... Andrew, huwag ka nang malungkot. Alam mo, sigurado ako, magkakabati rin ng nanay at tatay mo. Tignan mo, hindi na sila nag-aaway at nagsisigawan. Galit na galit sa akin ang tatay mo. Paano? Tignan kita mapahamak. Pati na rin buong pamilya natin. Sino ba naman mag-aakalang double dead na yung karning yun? Magalang po sila magtago. Pati tayo. Naloko. Sisinturinin ka na ng tatay mo? Hindi mo pa rin sinasabi sa kanya na ako pala nagbigay sa inyo ng trabahong yun? Ayoko po kasi magalit si tatay sa inyo. Pinoprotektahan mo ko? Kahit na ang sungit-sungit ko sa'yo, pinoprotektahan mo pa rin ako? Mahal ko po kasi kayo, Nay. Mahal na mahal din kita, Andrew. Kaya lang, minsan kapag nakikita kita, naaalala ko. Ano po? Wala. Wala, wala. Andrew, alam mo ba orasan ng pagkain? At pinagluto kita ng paborito mo. Fried chicken. Talaga po. The best food talaga ko yun, Nay.
mabuti pa si Andrew. Ako kaya, kailan ko kaya ulit may iyakap si Mami? Justin! Uy, Noruel! Parang hindi yata maganda gising mo ngayon. Hindi naman to. Ay, gusto mo sumakay? Huling araw po na ngayon. Ha? Bakit po? Ay, bukas retired na ako. Tingnan mo nga naman yan. Mabilis talaga ng panahon, ano? Dati. Ang late mo pa. Lagi mo ang kasama yung ate mo noon eh. Ngayon, tingnan mo. Binatang-binata ka na. Ang dami na talaga nagbago. Oo nga po pala. Ang tagal nyo rin dito nagtatrabaho, no? Pero mabuti na po yun, Mang Ruel. Iba na rin kasi itong pandan mula ng panahon ni Daddy. At least ngayon, makakasama nyo ng pamilya nyo. Wala na akong pamilya. Matagal na namatay ang asawa ko. At hindi rin kami pinalad magkaroon ng anak. Diba? Eh, paano na po kayo ngayon yan? May nakita na ako malilipatan. Mga kaedad ko rin ang mga kasama ko dun eh. Wala na po ba kayong ibang pamilya? Meron, pero ayoko maging pabigat sa kanila. Mabuti na ito. Total, maganda naman yung lugar na lilipatan ko. Sige, tutulungan ko na lang kayo maglipat. Ay, ako, Justin. Maraming salamat. Mang Ruel, ako nga po dati pasalamat sa inyo eh. Ang laki po na itunin nyo dito sa Panlan. Wala ka naman yun. Trabaho ko yun. Hoy! Kayo, alagaan nyo yan, ha? Patagal na panahon kong inalagaan yan. Huwag nyo pababayaan. Sige. Kuy Justin! Oh, Andrew! Justin, kanina pa may gustong ibalita si Momay sa atin. Gigi, nakakita na ako ng pwedeng tumulong sa atin tungkol sa paghahanap kay Mami. Kuy Justin, sabi ni Momay, nakahanap na daw siya ng pwedeng tumulong sa inyo. Talaga? Oo. Oh, ano to? Listahan niya ng dating kakilala ni Mami. Baka yung iba dyan may alam kung asan siya. Listahan daw yun ng mga dating kilala ng Mami nyo. Lumang-luma na to, Ate Momay. Mukhang disconnected na yung mga numbers dito eh. Eh, baka yung ibang pager number dyan, okay pa. At Alisa, ano yung pager number? Ay, wala palang cellphone noon. Pager ang ginagamit kapag nasa labas ang isang tao. Pero wala nang pager ngayon. Pero yung iba dyan, may address. Pupuntaan ko na lang sila. Pero mabuti na lang, nahanap mo to, Ate Momay. Siguro isa sa mga tao dito ang nakakalam kung nasan si Mami. Oo nga. Pitong tao na nagpagtanungan natin, pero wala pa rin nakakaalam kung nasan yung Mami mo. Tapos, tungod pa dito, ang layo. Andrew, huwag tayong susuko. Marami pang tao dyan sa listahan. Sigurado ko makakahanap tayo ng may alam tungkol kay Mami. Sige na nga. Andrew! Oh, mga pare, oh. Tingnan nyo! Nagsasalita na naman mag-isa'y baliw! Baliw? Ayun muna to. Ano kaya ito? Ano yan? Tingin nga! Ako na! Tingin! Ako na! Ay! Akin to! Akin to! Wala! Bongo ka kasi! Wala! Oh! Akin na! Oh! 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 Dito! 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 Oh! 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 Akin na yan! Dito! Matagal pa ba yan? Ah, malapit na po. Naku, siguraduhin yung safe yan, ha? Baka mamaya maka-aksidente yan dito. Kayong mananagot sa akin. Opo, ma'am. Opo kayo. Opo. Justin. Auntie. O, kumusta ka na? Bakit ang dami mong dala? Aalis ka ba? Hindi po. Ihatid ko lang po si Mang Ruel sa Home for the Aged. Kakaritari lang niyo po kasi. Hindi niyo balak tumira. Ang bait mo naman, Justin. Talagang helpful ka sa mga employees natin. Sinusubukan ko po. At saka si Mang Ruel naman po yun eh. Bata pa lang ako, nandito na sa Panlan nagtatrabaho. Hindi niyo po ba siya natatandaan? Somewhat.
Teka, hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Gusto mo bang magpalipat ng shift? Hindi po. Auntie, nakwento na po ba ni Gary sa inyo yung nangyari? Hindi ko naman po gusto yung nangyari. Ano? Hindi. Gusto ko lang na maging maayos ang pagkatrabaho mo. Kaya ko naman po eh. Siya nga pala, Justin. Ang tagal mo nang hindi pumupunta sa bahay ah. Baka naman gusto mo mag-dinner doon one of these days. Po? Sige po, susubukan ko po. Medyo marami kasi akong ginagawa dito sa trabaho eh. Tsaka sa school. Tsaka yung paghanap din po kay Mami. Ah, ganun ba? Kumusta na nga pala yung paghahanap niyo kay Shirley? Wala pa rin po. Pero hindi naman po kami tumitigil sa paghahanap eh. Kami? Opo, kami. Ako, tsaka yung mga kaibigan ko, si Alisa, tsaka si Andrew. Ah, okay. O sige, good luck na lang. Pero sana, Justin, huwag ka masyadong ma-disappoint kung hindi mo mahanap ang mami mo, ha? Sige po, Auntie. Salamat po. Ingat ka. Mang Ruel, sigurado po ba dito kayo titira? Oo. May edad na ako, Justin. Hindi ko na kayang mabuhay mag-isa. Halika, tayo sa loob. Morning. Morning. Sandali. Iyon po. Ikaw ba ang bago dito? Ako si Linda. Musta na yun? Ako si Ruel. Oh, Ruel. Hi. Oh, siya. Sino siya? Apo mo? Ang guha po. Oh, ang guha po. Jeje! Ay, nene, pakis. Pakis. Wow! Ang bango-bango! Ako po si Justin, kaibigan ko pa si Mang Ruel. Oh! Mag-enjoy ka rito, Ruel. Sana. Oh. Nakilala niyo na po pala si Aling Linda. Oo. Siguradong makakasundo niyo na po yung mga magiging kasama niyo dito. Oo naman. Halina po kayo sa taas, Mang Ruel. Papakita ko na po sa inyo magiging kwarto niyo. Aling Linda. Oh, ingat ah. Ingat sa dana na. Sige, Aling Linda. Ingat, Justin. Justin! Woo! Ito na po yung magiging kwarto niyo. Salamat ah. Sige na, Justin. Kaya ko nito. Mukhang mababait naman yung mga makakasama ko dito. Sige po, Mang Ruel. Pasensya na po kayo. Hindi ko kayo masama na matagal dito, ha? Kasi kailangan ko pa rin pong hanapin si Mami. Si Ma'am Shirley? Napakabait talaga ng mama mo. Alam mo, katulad ka rin ng mga magulang mo. Busila ang puso mo. Maraming salamat po. Sige, samahan na kita sa labas. Sorry, Momay, ah. Andrew, hindi mo naman kasalanan, eh. Alam mo, kung malakas lang ako, hindi magagawa ni Raul yun. Yung mga nakuha pa naman tayong pangalan, eh. Okay na to. So, Momay, kailan ba huling nakita ang mami mo? Sa ospital. Baka may nakakilala sa kanya dun. Dun tayo magsimula. Sige, tara! Justin, wala po yun. Oh! Oh!
na. Hindi pa tayo nagkakakilalang mabuti, ah. Babalik naman po ako. Promise, ha? Babalik ka. Mamaya, katulad ka rin ng mga anak ko. Iniiwan ako dito, tapos hindi na ako binalikan. Huwag po kayo mag-alala, Linda. Dadalawin ko po kayo. Huwag nakita mo naman yung mga anak ko. Sabihin mo naman, punta naman ako dito. Dalawin naman ako. Paano po yun? Hindi ko naman kilala yung mga anak niyo. Ah, sige. Tuturo ko sa'yo. Alika. Dali, ha? Dali. Ito! Ayan! Ayan, siya yan. Ayan, anak ko yan, ha? Tandaan mo yan. Tandaan mo yung mukhang yan. Pag nakita mo yan sa labas, masisita mo yan, ha? Huwag mo nang i-memorize yan. Wala dyan ang anak ko. Hindi po alam, Linda. Ito pong babae. Kilala mo? Siya po ang mami kong matagal ko nang hinahanap. Weh! Hindi ko kayang iwanan ka. Hindi ko. Ano, Linda? Kilala niyo po ba ang mami ko? Hindi, ah. Matagal ang kinunan yan, eh. Matagal na yan. Wala pa ako dito. Kinunan na yan. Tsaka isa pa marami dyan sa pangayat. Oh, tinan mo. Wala na rin, oh. Eh, sino po sa kanila ang nandito pa? Baka kilala nila mami ko. Baka pwede po siya nang makausap. Dandali. Oh, ito. Oh, yan. Pero pa ako sa'yo, muna siyang tanungin. Huh? Bakit naman po? Andrew, parang hindi ko kaya pumasok. Kasi naaalala ko yung nangyari sa akin dati. Pwede ikaw na lang magtanong. Sige. Bumayayoko. Sama mo na lang ako. Damalinaw. Sige. Tarok na. Miss, pwede po magtanong? Ano yan, bata? Kilala niyo po ba yung nurse ni Shirley Benavides? Kailan ba siya na-confine? 1995 pa po. Niloloko mo ba ako? Hindi po. Ang tagal na ng panahon na yun. Sa dami ba naman ng pasyente din sa hospital na to, may makakaalala pa ba nun? Alam mo, ang sungit mo. Nagtatanong lang kami. Sige po, salamat po. Tara na nga. Sige, pare mo. Ay! Siya si Conchita. Siya pinakamatagal dito. Pwede ko po ba siyang makausap? Pwede po bang ipakilala niyo ako sa kanya? Eh, nako! Hindi kami friends niyan, ano? Ikaw, subukan mo. Malay mo. Pero, takot mi dyan eh. Ayaw niya nang nilalapit-lapitan siya. Gusto niya lagi lang siyang mag-isa. Eh, paano? Ang taray-taray. Matanda na kasi kaya bugnutin. Kailangan ko pa rin po subukan. Hoy, sandali. Sige, i-try you lumapit. Pero, huwag mo sabihin hindi kita binalaan, ha? Aling Conchita? Aling Conchita? Ito ka ba? Bastos ka! Bakit mo ako sinisigawan? Wala kang galang sa matanda, ha? May gusto lang po akong itanong sa inyo. Wala akong alam. Umalis ka. Ayoko nang kausap. Alis! Umalis ka, sabi. Ay, okay lang po ba kayo? Baka pong pwede po, huwag niyo munang gabalain si Lola Conchita. Just lang po, dun muna po kayo. Pero may gusto lang po akong malaman tungkol sa mami ko. Ano, Conchita? Just lang po, sir. Sige na po, sir. Alika na.